To get a free 5-minute psychic reading, try Mystic Sense. Just click my affiliate link on the description, or you can use my code MYSTICQUEEN for a 10% discount on all of their services. Sagittarius, hi. Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong weekly reading para sa araw ng May 15 to 21, 2023. This is a general reading, just take what resonates. Panoorin nyo rin yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga readings. Okay, let us see, Sag, what is coming to you this week for Sagittarius? Your energy is the Five of Cups. My regrets, my loneliness. Your challenge, Knight of Cups. Your opportunity is the Ace of Cups. And your blessing is the Five of Wands. Para nakikinakinit ako na. maaring meron kayong mga mistakes, no, in the past sa relationship ninyo. Or pwedeng kahit ano pa to na naging decision nyo na pinagsisisihan nyo. Okay? Parang iniisip nyo, sayang, sana pala ganito, ganyan. O kaya lang minsan nagdedwell tayo masyado sa past na nakakalimutan na natin na i-enjoy ang present moment, no? This is all we have. The present moment. Some of you, ano to, opportunity to sa career, trabaho na like abroad, no? Yung tipong, sana pala noon, kinuha ko yung opportunity na magtrabaho abroad kasi nakita mo yung kaibigan mo na ganun yung ginawa and maganda na yung buhay niya, ganun. And with the Six of Cups here, I think meron kang hindi pinurso, no? Hindi mo itinuloy, hindi mo ginawa sa past mo. Kaya ngayon, nagsisisi ka or parang iniisip mo, what if, no? What if tinuloy ko? What if ginawa ko? Can be relationship, can be sa career, okay? But you know, the good news here is meron pang opportunity sa inyo. Hindi naman natatapos yun dun lang. Okay? So, your challenge is there is an offer. Okay? Merong offer sa'yo. Knight of Cups. This can be a new romantic partner. But I think hindi Knight of Cups ulit, oh. I think, ano, parang feeling mo pagod ka na doon, ayaw mo na. Or, ang nakukuha kong message dito is, there is someone from the past or something in the past na feeling mo, pinalagpas mo, at ngayon, bumabalik, no? You know, Mercury retrograde. Mercury is still in retrograde, so be careful sa mga taong bumabalik, no? So, medyo persistent kasi tong taong to or pwedeng dati mong trabaho na, you know, nagpaparamdam ulit sa'yo na balikan mo. So, it is challenging for you kasi you've been through a lot, no? Medyo naging hindi maganda or mahirap yung naging sitwasyon mo dun. But, the opportunity here is the Ace of Cups. So, some of you, merong opportunity sa career, sa trabaho, na magbibigay sa inyo ng happiness. Okay? Six of Pentacles, King of Pentacles. This is financial stability and financial security. So, kung kayo ay pinanghihinayangan nyo pa yung mga decisions nyo in the past sa trabaho, sa career, it's time to move forward and focus on what's in front of you. Kasi it seems na merong mga offer sa'yo na mas maganda pa kesa dun sa iba. Kailangan mo lang maging aware sa paligid mo and also proactively, no, nahanapin mo yan. Kasi syempre ang opportunity, minsan dumarating talaga sa atin like right away, no? But
there are times na kailangan talaga nating i-chase, no? Habulin, hanapin. Okay? And then, your blessing is the Five of Wands. Alam mo, mas magiging competitive ka. Kaysa dati. Parang mas magkakaroon ka ng confidence sa sarili mo na lumaban. You have the Two of Swords and the Three of Swords. I think ngayon mo ipapakita kung gaano ka kalakas. Kahit na masakit, yung iba sa inyo masakit yung pinagdadaanan. Lalo na sa relationship, no? Ang hirap nito, kasi ang nakukuha ko dyan is, merong person from the past na hindi mo na-i-pursue, no? Na hindi niya na ipagpatuloy yung relationship ninyo. And possible na ngayon, magta-try na bumalik. But nasa sayo pa rin 'yan eh, no? Kung ipagpapatuloy mo 'yon. It is a blessing, but I think this is a blessing in disguise for you. Para siyang tinetest ka, no? Tinetest ka ng universe kung kakagat ka ba diyan. Alam nyo, be careful lang talaga sa mga past. Dahil it may create something na pwedeng pagsisihan nyo lang, no? Kasi this is a time for you to review your decisions. Kaya may Two of Swords dito. Kailangan pag-isipan mong maigi kasi or else masasaktan ka. Okay? You have Uranus. So this is change. May pagbabago. And itong change na to, ano to eh? Biglaan. So for some of you, mga biglaang opportunities, bigla ang communication from your past. Pisces, sensitize. Itong Pisces energy is giving me the energy of intuition. So, connect with your intuition. Kasi yan yung tutulong talaga sa'yo na makapag-desisyon. Minsan alam na natin ano yung makakabuti para sa atin eh, di ba? Pero hindi natin ginagawa kasi nga pwedeng labag yun sa kagustuhan natin. So sabi rito, oh, moving on, moving forward, life's a journey, new endeavor. So merong something new coming in sa inyo. And springtime, okay? Or within 1 to 3 months, things are going to change for the better. And also, itong tools na to, sinasabi sa iyo na meron kang kakayanan. Meron kang mga tools na magagamit mo, no, to improve your life. And your resources are infinite. The universe is there to give you the blessings na dinideserve mo. Okay? Ascension, you are going to move into your true self. Okay? Rise above the darkness. The light is here. So, merong clarity. Okay? And then, cloak of wisdom, you already know the answer you seek. Trust what you know. So, ayun na nga. Alam mo na yung tama mong dapat gawin. Eh, magtiwala ka lang sa sarili mo. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo. Mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Sagittarius. See you again.